What is up guys, good morning, and here we are. We have the Suzuki GSX-R 150. Hello, good morning. So, sa magandang umaga at pinagpala sa lahat. So, ngayon mapapansin nyo, iba yung dala natin ngayon. Suzuki GSX 150. So, may ilang araw tayo para reviewin. So, kilala nyo naman kung kanino to. Lofty Vlogs. Yan, nasa screen nyo. Subscribe nyo dahil isa rin sa aking kaibigan na motovlogger. So, test ride muna tayo. Tsaka na natin sasabihin yung mga ano nito. So gamitin ko muna siya. Gamitin ko nang gagamitin. Tara, test na natin 'to. Isa lang masasabi ko. Napaka-aggresibo agad ng riding position nito. Matigas ang upuan niya. Saka talagang ano, subsob ka rin eh. So since 5'10 ako. Tapos yung feeling na ano, maliit sa'yo yung motor. As you can see, flat, straight lang, ano, straight yung kanyang tangke, unlike dun sa isang na-drive ko. Bulky or malapad siya, sexy, sexy pati. So, may ilang araw ko para reviewin to ng mas maayos. This is the day one. Na umpisan ko yung review, ride, observation, pros and cons. Pero syempre, this is Suzuki eh. Sabihin ko na lang kung ano yung mga mapapansin ko. Honestly, syempre, para hindi tayo biased, ako mag-review sa channel ko ng ayos at mas the best na informative, diba? So, tsaka ako nang sasabihin kung paano to, explain ko paano to. Ano yung mga meron dito sa motor na to at kung ano yung mga nakasetup. So right now and then, let's just hit this city road at kung ano yung maasahan ko dito sa motor na to. Clutch niya, yeah, malambot din. Di naman siya nagkakalay dun sa NS200 ko. The gas throttle, yung gas throttle niya malambot. Throttle response, pag binitawan mo yung makina, yes, may palo. Actually, pwede tong mawili ng first gear to second gear. Kasi magaan ang chassis nito eh. Sa sobrang nipis ng chassis niya at syempre slim, mawiwili mo ito ng first to second gear.
Pero di ko to gagawin kasi may napansin agad ako na baka ikasira pa since review ko lang to. Ang ganda ng panel niya, guys, kasi malinaw. Ang cute ng busina. Ito, delikado ito sa lugar na to. Narinig niyo ba yung busina niya? Ito na agad mapapansin mo. When you look up straight o pag nakatingin ka sa driver mo, lalapat na ka-helmet ka, mangangalay na agad yung leg mo. Alam naman na nakatungo ka, di ba? Siyempre nakatingala ka ng konti kasi sub-sub to eh. Lalo siguro kung mabigat ang helmet mo, di ba? Hindi siya carbon. Napansin mo agad yung ngali sa batok. So that's the one. Alright, that's the one. At yun nga, sa bagay, since naked kasi ako, naked users, so normal na rin sa akin sigurong mararamdaman ko itong mga ganito. Kasi magkaiba nga naman kasi yung laging nakasanaan mo na sa sports compare sa naked. So sabi nga daw nila, kapag gusto mong bike, kahit may cons, magtitiis ka. Dahil ginusto mo eh. Yun lang naman yun eh. So lahat naman ng mga riders, may mga kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang gusto. Freedom mo yan. Kaya ka naging ano, rider. You have all the freedom of yourself. The attitude of your motorcycle. Kaya lang, lofty, nangiya ka. May pako itong gulong mo sa likod. Ang laki pa naman. Pero good thing na rin kasi ano to, tubeless. So, ibig sabihin ng tubeless, yung gulong niya tubeless, wala na siyang ano, wala na siyang interior. So, pag napako siya, hindi siya agad-agad mapa-flat o sisingawan ng ano ng hangin. As long na huwag mo na tanggalin yung nakatusok na pako. So right now, traffic. One thing about good this bike, napaka-smooth ng makina niya. Wala kang mararamdaman na vibration. Siyempre, mayroong vibration konti. Normal yun dahil siyempre pag nagre-rev ka eh, makina yan eh. Wala kang masyadong vibration, so may handlebar. Yeah. Wala pa tong ano. Unang arangkada, parang wala, makakapos ka. Palibasa stock eh. Sports type to. Backbone. Kaya sinabing backbone, kasi may tangke. Underbone, kagaya ng mga Rider 150, yan. Sniper 150. Underbone kasi nasa ilalim yung makina niya. Ito naman, backbone ang tawag nito. Kasi may tangke siya. Back. Kawawa talaga kapag ito gamit mo. Tapos city drive, tapos ganito ka traffic. So tiis pogi. Traffic na lang yung may forever, hindi na yung relasyon. At saka yung color niya, ganda yung color nito, nung golden yellow. The side mirror, yes, ang ganda. Ang ganda ng forma ng side mirror niya. Kita mo talaga yung likod hanggang gilid kasi malapad siya eh. Ayan, oh. I hope nakikita nyo. Ayan. And wala akong nakikitang vibration. Wala akong narinig ng mga vibration sa mga fairings niya. Good, good, good. Mention ko na lang din, ang stock tire nito is IRCX na to. Which is good na good. Marami sa mga nababalitaan ko ng mga tropa na naka-IRCX na to. Good na good daw to, makapit, wet and dry. So, yan, tamang ano, tamang air pressure. Pwede ka na mag-banking. Batok talaga yung mga ngalay ka eh. Kasi nakatingala ka eh. Since kasi sub-sub ka eh. Ito pa. Since sub-sub to, yung pwersa mo talaga lahat nasa unahan. Eh, stiff pa naman yung ano na ito. Telescopic.
Standard telescopic po ito, hindi siya upside down. So, ha? Now I know, Lofty. May enjoy mo lang tong bike na to pagka nangangarera ka or truck. Pero kung city drive tapos may angkas ka pa, ay nako, good luck. Well, sanayan lang din naman pagka naka-sports. So, kilis nga ba to?